Ang susunod nating kaso, may kinalaman sa isang tao na I'm sure marirecall ninyo kapag binanggit ko yung pangalan. Dr. Kaimar Jumdain. Does it ring a bell? Yes to some, no to others. He used to be a major sa PNP. At dahil sa akin, napasibak ko siya sa pagiging major sa Philippine National Police. Pero may bagong reklamo po laban sa kanya. Wala talagang kadaladala ang taong ito. Shari, pakikwento itong bagong reklamo. Yes, Idol. Pero bago po natin ikwento yan, ano, sa mga nais pong i-recall yung mga segments po ni Dr. Jumdain sa atin, yung 2 years ago po na inere natin siya, mga kapatid, may title po ito sa YouTube ni Idol na Doctor Ginawang Punching Bag ang kanyang nurse na ni Sis na pasibak na as police major. And meron din po itong part 1 and part 2 na plastic surgeon, ginawa ang kanyang pasyente nang iwan siya ni ate, di matanggap ni Doc. And meron din po mga kapatid na part 1 and part 2 na legit o planted. Inireklamo niya ang nagre-reklamo sa surgeon na dating major. And meron din po mga kapatid, Idol Rafi may mensahe sa surgeon na dating police major. And ngayon po, Idol, muli na naman pong nahaharap sa reklamo itong si Doc Kaimar Jumdain dahil muli sa pangjojowa nito, Idol, ng kanyang pasyente at nang mabuntis po niya itong pasyente niyang si Catherine Lorenzo Marcelo ay muli na naman po itong nagbabanta. Sir Rafi, humihingi po ako ng tulong sa inyong tanggapan na mabigyan po ako at ang aking pamilya ng protection labang kay Dr. Kaimar Jumdain. Dahil sa pananakot niya sa amin, hindi na po ako makatulog ng maayos dahil sa mga nangyayari at nag-aalala din po ako sa sasapitin ko at ng sanggol na aking dinadala pagkapanganak ko. Sana po ay matulungan niyo. Ibig sabihin, walang kadaladala talaga itong si Dr. Jumdain. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Catherine. Magandang hapon din po ako, Sir Rafi. Paano po nakilala itong si Dr. Jumdain? Naging pasyente niya po ako sa clinic niya. Kailan po ito, Ma'am? Last po ako nagpagawa sa kanya, November 24. Last year lang po. Tapos naging kami po ng December 1. Ang bilis naman, Ma'am. Iba din po siya kasi. Ibig sabihin, matinik talaga ito sa chicks. Ang bilis. Opo, at saka hindi lang po ako yung nag-iisa nun. Oh, no! Wala pang 1 week, kayo po'y nabihag na niya. Opo, opo. Siguro matatamis talaga yung mga binitiwan niya, mga pananalita sa inyo, kaya nabihag niya kayo. Opo, opo. Ano pa nangyari po after that? Yun po yung parang nagkasino kami, tapos yung may nangyari na. Tapos after po noon, January 1, nalaman ko po buntis na po ako. Ano nangyari ngayon nung nalaman niyo po buntis na kayo? Willing naman po siyang panagutan, kaya lang po, pinilit niya pa ako mag-ritual. Yung ritual po sa Islam. Magpa-convert? Opo, parang ganun. Pero ang nangyari po kasi sa conversion, wala pong nangyaring pirmahan. No? Hindi po siya legit. Kasi wala naman pong dalang form yung imam. Tsaka para daw po yun sa baby. Yung para maligal. Ang pinili ko po kasi is walang papel. Yung parang anytime pwedeng maghiwalay kung hindi maging okay. Ano po may paglilingkod namin sa inyo ngayon, ma'am? Nanghingi po ako ng tulong para po sa ano, yung pag-threat niya po sa akin saka sa pamilya ko. Kukuhanin niya po yung anak ko pag kalabas daw po. Kasi hindi niya raw po ako patatahimikin kapag hindi ko pa raw po ibigay sa kanya yung bata. Anong nangyari sa relationship po ninyo? Ibig sabihin, hindi na kayo? Opo, hindi na po kami. Nang ano, February 21 po, umalis na po ako sa kanya. Bakit po kayo umalis sa kanya? Kasi po hindi ko po maano sa kanya yung ugali niya po. Yung puro threat po siya sa mga tao, lalo na po dun sa mga nakaka-ano niya, yung mga bashers niya po, tinitreat niya yung papatayin. Puro ganun na po kasi yung nangyari, kaya parang hindi na po ako nag... Tapos tinitreat niya rin po yung husband ko. Teka muna. Ipapapatay niya raw po. Meron pa kayong husband? Opo, meron po. Itong time po na yun, hiwalay po kami. Ng husband mo? Opo, opo. Bali, alam niya pong kasal ako nung parang naging kami po. Ganun nga po talaga yung reklamo ng mga previous ng mga babae na nakarelasyon niya, nananakit siya, nagbabanta. Kayo ba sinasaktan niya nung kayo po'y magkarelasyon pa? Binantaan niya lang po ako ng isang beses. Pasalamat daw po ako eh, daladala ko pa daw po yung anak niya. Kung hindi daw po parang ganun, yung parang papatayin. Iba po kasi yung term na ginamit niya. February 21 po, yun din po yung araw na sumugod din po siya rito sa bahay na may dalang baril. Wala po siyang magawa kasi bago siya sumugod, nakapag-report kami agad sa security. So, yung security po, binantayan po siya habang nasa labas ng gate namin. Tapos, nagwawala po siya. Tapos, daladala niya po yung baril niya. Eh, nandito po kasi sa bahay yung husband ko din nun. Kasi nag-aayos po kami. Alam na ho ba ng husband ninyo itong mga nangyari? Yes po. Galit po siya kay Mar. Pero yung sa akin naman po, napatawad niya naman po na ako. Kaya tanggap niya naman po kung ano yung nangyari ngayon sa akin. So ang pinakareklamo niyo po, ma'am, is yung palaging pangharas at pagbabanta sa inyo nitong si Dr. Jumdain. At saka yung security po ng anak ko. Kasi may ginawa po siya sa anak ko eh, na 3 years old.
Sabi po nung bata na dinilaan daw po siya ni Tito sa likod. Pagtapos ko po yung maligo, naiwan ko po kasi siya sa kwarto kasama si Kaymar. Babae po itong anak nyo? Opo, 3 years old po. Tsaka po yung video po, kinalat niya po. Oh, no! Sinend niya po yun sa minister ko, tsaka sa relatives ko. Tapos nagbabanta rin po siya na kapag daw po may ginawa ako, ikakalat niya daw po yun, sisikat daw po ako. Ito ba yung na-report niyo na po sa mga kinaukulan? Blatter pa lang po sa barangay, yung nagawa namin. Opo. Kailan po kayo huling nag-usap ni Dr. Jumdain, ma'am? After February 21, kinakausap ko pa po siya para malaman ko yung mga plano niya. Kung baga ba parang medyo may communication pa kami. Tapos nung huli is bago po mag-lockdown, March 10, ganun po. Ano po napag-usapan niyo noong March 10? Ang gusto niya po kasi bumalik ako sa kanya. Tapos po nung hindi na po ako bumalik, doon na po niya ako inano talaga na hindi niya daw po ako patatahimikin, hindi niya raw po ako bibigyan ng peace of mind pag hindi ko raw po ibigay yung bata. Tapos yung asawa ko daw po, trinet niya rin po na minessage niya po gamit dummy account yun eh. Tapos sabi niya na pag hindi daw ibigay yung bata, sisikat daw po nga ako sa YouTube, sa Facebook daw, ganun. Kasi gawa nung video. Ma'am, pasensya na ha, kasi ito'y tinatanong ko to sa lahat ng mga complainant namin kasi paulit-ulit na po ako nagbibigay ng payo sa kanila na kahit paasawa nyo yan, kahit na gaano katagal ang inyong relationship, wag na wag kayong pumayag, mga kababaihan, na kinukuna ng inyong partner ang inyong ginagawang sexual activities. Hindi nyo dapat ginagawa yan. Ba't kayo pumayag? Sa pilitan po yun. Kasi kung ano-ano po sinasabi niya kapag po hindi ako pumapayag eh. Napilitan po kayo? Opo. Sa muli, nais ko po magbigay ng babalat, hindi ko ako magsasawa for the end time. Ito na naman po. Sinasabi ko na palagi, wag kahit na anong klaseng pagpupumilit, pambobola, pakiusap na picture lang kayo nakahubot-hubad or i-video habang kayo'y nag-sex. Wag ho kayong pumayag, mga kababaihan, dahil kayo talaga palagi ang dihado. Ito isang example. Blackmail ang bagsa. Saan po yung clinic nitong si Dr. Jumdain? Sa Manila po, kay Aesthetic Clinic po, sa Malate. Tatawagan po namin ngayon si Attorney Freddy Villamor para alamin muna kung ano yung mga nangyari na sa mga previous cases. Kasi po, si Attorney Villamor ang nag-handle ng kaso ng mga dati naming naisampa laban sa kanya na ang mga nagsampa ay mga nakarelasyon din niya. Kasi ang pagkakaalam ko po, Ma'am Catherine, bago mag-lockdown, gumugulong na yung kaso against him. Kasi dalawang babae po ang nagsampa. Actually, yung isa, wala na ata. Tapos na yung kaso doon. Pero yung pangalawa, yun yon, pinaka-latest. Attorney Freddy Villamor, magandang hapon sa iyo, Attorney Villamor. Magandang hapon, Idol Rafi. Matatanda mo pa itong si Dr. Kaymar Jumdain. Opo, sinong mo makakalipot sa kanya. May bagong reklamo na naman. At sa kabilang linya, si Ma'am Catherine, ganun din ang nangyari, halos. Tatanungin ko lang sana, ano na nangyari doon sa unang kaso na na-refer namin sa iyo? Opo, nakapag-file kami ng case for protection order. Na-issue ang kami ng temporary protection order. Kaya lang medyo nabimbing po yun kasi at that time, vacant yung court, walang judge, so naghintay kami ng bagong judge. Nung meron naman ng bagong judge at sineset na for hearing yung kaso, inabutan naman po tayo ng lockdown. So, naghintay lang po namin malis yung lockdown kasi magusundan na po natin siya ng, ano, ng criminal case for violation of the Bausi law. Tsaka isusunod na rin natin po yung pagpapayad ng kaso sa PRC para matanggal or ma-revoke ang kanyang lisensya as doktor. May mga ready complaints na lang po tayo, inabutan lang po tayo ng lockdown kaya hindi namin na-file muna yung mga ibang kaso. Pwede ba na natin isama itong kaso ni Ma'am Catherine against Dr. Jumdain sa PRC para mas mapabilis at lumakas yung kaso against him sa PRC? Well, magpapile po tayo ng separate case. Pagdating naman sa PRC, she can also file an separate case against the doctor. So lalabas, dalawang kaso na ang nakafile laban sa kanya. So mas mapapatibay yung kaso against him, nandun yung malaking posibilidad na matatanggal na siya sa pagiging doktor. Kasi nagagamit pa rin niya pala sa kalokohan yung kanyang pagiging doktor. Nakikita din naman po natin yung talagang kumbaga sa ano eh, incorrigible dahil pang ilang beses nang may nag-complain sa kanyang babae sa programa nyo. Ikaw na naghahawak ng kaso ng previous case, Attorney Villamor, pwede bang i-refer din namin sa inyo ito at sasamahan ng aming reporter dyan sa inyong tanggapan? Okay. Salamat po, Attorney Freddy Villamor. Sige po. Nabanggit niya ba sa inyo na may nagreklamo sa kanya before? Madami po. Yun nga po yung isa pong reason kaya din po ako umalis sa kanya. Marami pong nagrereklamo sa kanyang mga pasyente. Tapos tinitrip niya po yung mga pasyente niya na hindi sang-ayon sa gawa niya. Gamit po yung uncle niya daw po na prosecutor sa Manila.
Meron na ho kayong location nitong clinic niya para maibigay natin babala sa lahat ng makakapanood nitong bagong kaso niya? 1616 Dr. A. Vasquez Street po. Opo, Malate, Manila. Kay Aesthetic Clinic lang po. Second floor. Ayun, room 2A, 1616. Tetra Global Building, Vasquez Street, Malate, Manila. Ma'am, curious lang ako, no, para doon pa sa mga maging pasyente niya, mali mo baka yung iba hindi maniniwala hanggang sa mapanood nila ito. Paano niya kayo niligawan nung habang kayo po'y pasyente niya? Ano po mga diskarte niya ang ginamit? Yung sa pananalita niya po na kesyo daw po, ang hirap daw po maging single. Parang super lungkot niya. Yung parang ganun. Kailangan niya ng parang kaagapay. Parang ganun. Tapos nag-aaya siya mag-date yung coffee or ano, dinner. Attorney Garrett, meron bang paglabag ginagawa itong si Dr. Jumdain na yung kanya mga pasyente nililigawan niya, sinusyota niya? May paglabag ba yan, whether criminal or administrative to PRC? Sir, ang anggulo dito natin na ititake is titignan po natin yung code of ethics ng ating mga doktor and bring it up with PRC as Attorney William or earlier suggested. Tama po yung sinabi niya na ang proper venue po nito ay PRC dahil sa aking paniniwala, hindi dapat pinagsasama ang iyong professional relation sa isang private na relation. Mm-hmm. Hindi natin dapat ginagawang opportunity maging malapit sa tao dahil tayo ay doktor o abogado at gagawin natin karelasyon sila. Lalo na at gagawa ka pa ng ganitong mga karahasan tulad ng sapilitang pagbibideo, sapilitang pagkakala. I am pretty sure, sir, na may nalabag siya sa code of conduct ng ating mga doktor and PRC would have enough ground to cancel his license. Paano niya kayo po nakumbinsi na magustuhan siya? Eh, pasensya na mama at pasensya na kay Mr. Jumdain. Hindi naman siya kagwapuhan. Kung tutusin, siya po yung kabaliktaran ng gwapo. Ayon po doon sa maraming netizen na nakapanood ng mga videos namin. Kumbaga, antonyms po siya ng salitang gwapo. Ano po meron sa kanya at nagkagusto kayo? Pero po kaya po siya nilalapit ng mga babae kasi doon sa profession niya pong pagiging doktor. Yun po yung mga mabulaklak niyang salita. Iba po talaga siya kasi. Meron po ba siyang ino-offer ng mga regalo, pera? Wala po. Mabulaklak. Babae pa nga po ang gumagastos eh. In your case, kayo ang gumastos sa kanya? Opo. May times po na ako po yung gumagastos. Yung una po, ano, tawag dito, nag-dinner po kami ng mga kasama family niya. Yun po yung unang dinner. Ako po yung nagbayad lahat nun. Wow. Mahal po siguro ang binayad nyo. Saan po kayo nag-dinner? Matanong ko lang. Sa Ayala Mall po. Ang worth po nun parang mga nasa 8,000. Eh, doktor siya. Dapat siyang gumastos doon. Hindi ko po alam eh. May something po kasi sa kanya eh. Oh, baka nagayuma kayo. Parang po hindi ko po masabi kasi parang may something sa kanya pero nung nakawala po kasi diring-diri po na hindi maintindihan. Iba po eh, hindi ko po maintindihan din yung sarili ko nung time na naging kami. Maari nga po sigurong gayuma kasi kita niyo naman po ang bilis. November 24 and then a week later, December 1, kayo na agad. Napakabilis. Ganon din po yung mga sinabi sa amin ng mga previous complainants. Eh buti nga, hindi na siya major. Paano na kaya kung major na doktor pa? Mas lalo siya maraming biktima. Pero ma'am, kailangan talaga ma-action na itong kaso niya. Sige po ma'am, pagkatapos po nitong pag-uusap, yung isang reporter po namin ang kukontak sa inyo para sa mga kay Attorney Freddy Villamor. Total, yun na po may hawak ng kaso ng mga dati pang mga nagsampa ng case against him para mas lalo mapabilis yung pagtutugis sa kanya. Opo. Eh Sir Rappi, yung tungkol po dun sa anak ko po. Kasi nagsumbong po sa akin yung bata na dinilaan daw po siya sa likod ng tito niya. Yung after ko po maligo nun eh. Naiwan ko lang po siya ng isang beses. Nag-shower lang po ako. Naiwan ko siya kasama yung tito niya dun sa kwarto. Tapos ayaw na po niya lumapit kay Marnon. Takot na po siya sa tito niya. Ayaw niya na mag-isa. Parang na-trauma po eh. Ayaw niya na po. Opo. Tapos yung sabi niya, bad po daw si tito. Parang ganun. Tapos nung tinanong niyo po kung anong ginawa, yung sinabi niya na dinilaan. Yun po. Dila daw po siya sa likod. Actually po, may video po na sinasabi po ng bata yun. Sino nagdila sa'yo? Si tito. Saan ikaw dila? Sa likod. Tapos? Tapos kitlete. Attorney Garrett, itong si Dr. Jumdain, ayon kay Ma'am Catherine, yung anak daw niya na 3 years old, dinilaan sa likod. Now na may clearer picture po tayo ng facts, sir, I think hindi ito unang beses lang, kundi ito yung unang beses na nahuli siya. And yung trauma ng bata, I think magandang ipa-assess natin sa DSWD yan kasi baka may acts of lasciviousness na ginawa or may kabastusan na ginawa itong suspect natin dun sa bata. Eh, considering na minor po, papasok pa to sa child abuse kasi mukhang sexual acts ang tendency po ng ganitong mga cases, sir. And then the fact na yung bata takot na sa kanya, parang sign of trauma
Then talagang pasok to sa child abuse. Yes sir, sobrang pasok na dahil makikita natin may effect na sa pag-iisip ng bata. Actively ina-avoid niya yung perpetrator. Those are actually very clear evidences na may ginawa po siyang mali dun sa bata. Alam po ito ni Attorney Villamor, so idadagdag po yung kasong child abuse na isasapa sa kanya. Napakabigat po na kaso itong child abuse. At syempre po, yung bata, gagawin po ng evaluation ng mga medical expert. Isa po dyan is psychiatrist, psychologist, para alamin kung talagang may nangyaring trauma sa bata, gaano ka-extend yung trauma. Then kapag napatunayan, pasok na yan sa kasong child abuse. Swak na ito. Yari na siya. Dito na talaga siya makukulong. 100%. Tsaka po, isama ko na rin po yung sa clinic niya. Kasi ngayon pong lockdown, nakakapag-opera pa rin po siya. Pero hindi na po doon sa clinic niya. Gamit niya na po yung condominium niya. Sa Victoria de Manila po. Tapos po yung mga nurse niya po ay mga nag-a-assist po sa kanya. Hindi rin po nurse. Esthetician lang po. Then yan po, pwede natin pa-investigahan. Bawal na po kasi yun eh. Dapat po registered nurse pag nag-o-opera. Yan po ay ipaparating natin sa NBI. And then yung NBI po ang gagawa po ng aksyon tungkol dyan. Butit nabanggit nyo yan. Nakakatakot nga naman yan. Dapat mga professional nurse. May reason kung bakit meron ganong klaseng guidelines na dapat nurse as opposed to esthetician at hindi na susunod. Abay, delikado. Ano bang mga pinapagawa sa kanya? Marami po eh. Yung parang sa plastic surgery na rin po. Sa ilong, sa dito, forehead. Yung naglalagay po ng implant, dito po. Meron din pong video nun eh. Kasi pinost niya po yun sa ano niya, Facebook niya mismo na nag-o-opera siya dito. Yung binubutas po yun dito, lalagay yung implant. Naglalay po din po, tummy tuck. Sa inyo po, ano pong pinagawa niyo? Matanong ko lang, if you don't mind. Ilong lang po. Paano niyo po nalaman yung kanyang clinic? Dahil po doon sa group, rhinoplasty lang po. Kaya po nagdadalang tao ngayon? Opo, opo. Six months na po. At binabantaan niyo, kukunin niya yung baby? Opo. Hindi mangyari po yun, ma'am. No can do. Malabo pa sa putik. Sa pinakaputik sa lahat kasi ng putik. Kasi daw po pag hindi ko ibigay. Yun po yung ano, sabi niya, hindi niya raw po ako patatahimikin. Gugulhin niya rin po buhay ko. So by that time, tapos na po yung lockdown. Hopefully, 3 months, pwede nang umusog yung kaso. Nasa kulungan na siya niyan. Anyway, safe naman po kayo dyan sa inyong bahay. Bibigay po namin sa inyo ang telephone number ng chief of police ng lugar kung nasaan kayo. Para from time to time, monitor po yung inyo pong galaw para sa inyong safety, okay? Okay. Ano po, tinatakot niya rin po kasi yung asawa ko na ipatatanggal niya daw po sa trabaho, sa kasino. Ma'am, wala po siyang power. Huwag ho kayo matakot at huwag ho kayo mag-alala tungkol dyan. Puro ngaw-ngaw lang yan. So, i-refer na po namin kayo sa PNP. Saan ba kayong lugar? Bacoor po. Colonel Vicente Cabatinan, Chief of Police ng Bacoor, Cavite. Magandang hapon po sa inyo, Colonel. Yes, sir. Magandang hapon po. Salamat ngayon taga. Bye-bye. Magandang hapon din po. Meron po kami ilalapit sa inyo. Yes, sir. Meron po kasi isang dating karelasyon ng isang Dr. Kaimar Jumdain. Dati po ito ay police major na napatanggal ko po sa pagiging major sa PNP dahil ang daming reklamo against him. Nagbabanta po siya sa buhay nitong ex-girlfriend niya na si Catherine Marcelo. Hindi po namin sasabihin yung exact address niya pero nandyan lang po sa Bacoor, Cavite itong nagreklamo sa amin. Pwede ba namin ibigay yung cellphone number ninyo para in case meron po siya emergency at nandyan po itong si doctor paikot-ikot sa kanyang lugar, matawagan kayo para makapag-responde kayo, sir? Yes, sir. Anytime po. Pwede niyo po ibigay itong number ko sa kanya para makatawag din po siya sa akin kung sakasakaling meron po rin niya problema na maaaring kaharapin niya. Colonel, thank you po, Colonel. Sobrang thank you, Colonel. God bless po, Colonel. Okay, sir. Mabuhay din po kayo. So, ma'am, ayan na. Ibibigay po namin ang number ni Colonel sa inyo. Pag may problema, tawag lang kay Colonel. Lumipat po siya dito sa Bacoor. Kaya po, medyo natatakot po kami na anytime pwede siyang pumunta. Kasi parang isang barangay lang po yun. Talagang gusto kanya sundan. Parang love na love kanya, ma'am. Ano? Bakit sobrang talagang pagkagustin sa'yo? Hindi ko po alam sa kanya. Oh. Pero marami na po siyang babae. Kasi nung umalis po ako sa kanya, may inuwi na rin po agad siya sa bahay. Hinayaan ko na lang po yun eh. Bakit ho itong si Jumdain? Ang dami mga naluloko. Ma'am, bago lang ba kayo na followers o subscriber po ng Rapid Ufin Action? Hindi nyo ba napanood yung mga previous? Patagay na po. So alam niyo na po na may reklamo laban sa kanya? Late ko po yun napanood. Yung sa ex niya po, bali po nung tapos nung napanood ko po yun, kinumpront ko po siya, sabi niya sa akin, ano daw po yun, tawag dito, parang away girlfriend lang daw po, gano'n, na hindi lang daw po sila nagkaintindihan, gano'n. Pinalalabas niya po yung isa pa yung masama, na may problema. At naniwala naman kayo dahil mabulaklak. Opo, mabulaklak po kasi siya magsalita. Hindi mo na siya mahal, mama, para makasiguro ako. Ay, hindi na po, kinahumumuhian ko na po siya talaga. Very good. Eh kasi baka mamaya, ma'am, magsusorry sa'yo, magte-text sa'yo at sabihin, pasensya na, hindi na ako ulit, kung ano pa man yung alinlangan mo.
pasensya na. Hindi po. Lab na lab kita. Next time, hindi na ilong ang gagawin ko sa'yo. Noon mo, pisngi mo, liig mo, gawin ko na lahat. Libre. Oh. Mas maayos po yung buhay ko ngayon na wala ako sa tabi sa kamay niya. Ma'am, huwag mo na siyang patulang kasi meron ka naman palang asawa at pinatawad ka ng asawa mo. You have to stick with your husband, okay? Opo, yun po yung pinasasalamat ko din po. Napakabait po yung husband nyo. Buti naman po ma'am pinatawad kayo ni sir. Opo, alang-alang po doon sa anak namin na panganay. Yan po ang mahalaga. Pinatawad ka dahil doon sa anak ninyo. Ngayon po happy family na kayo. Ma'am, good luck sa inyo. Opo. Okay? Odette, Carol, Sherry, i-assign nyo sa isang reporter. Siguro kay Jam itong kaso para umpisa na yung pagsama kay Attorney Villamor at saka sa PRC. Okay, salamat po, Ma'am Catherine. Magandang sige hapon po. Po sa inyo. Salamat din po, Sir Rappi. Rappi Tool po, isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang itaya. Ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungtungan dahil merong Rappi Tool po ka na masusunod.